para po sa ating pagninilay ilang bagay. Una, ipadama ang pagmamahal. Ipadama ang pagmamahal. Ito ho yung magandang isang bahagi ng binasa sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ang sabi ng Panginoon, sabik na akong ipadama sa Jerusalem ang aking pagmamahal. Mga kapatid, simple lang po. Ang tao may puso. Ang puso, ang kanyang nature, ang kanyang naturalesa ay magmahal. Ang puso hindi para magalit, hindi para mag-inbot, hindi para sumama lagi ang loob o ang puso. Ang puso ibinigay ng Diyos na bahagi at mahalagang bahagi ng tao para magmahal. Pero ang nakakalimutan ng tao, yung paalaala ng unang pagbasa. Ang sa araw-araw ay ipadama ang pagmamahal. Ang sa araw-araw ay ipakita ang tamang pagmamahal. Ito po yung pagmamahal na, ay sana naibigan ko rin eh, kahit ako may asawa na eh, aril pa rin ay mamamahalin ko rin na rin. Hindi naman alam ng aking asawa eh. Alay, ako'y may boyfriend na, ako'y may girlfriend na, ay napaibig pa ako sa iba, napatingin pa ako sa iba, ay sana mamahalin ko din na rin. Ay, ang sabi eh, ipadama ang pagmamahal. Mali naman paggamit ng pagmamahal iyon. Mga kapatid, gamitin ang puso para ipadama ang pagmamahal sa iyong mahal sa buhay at sa mga taong bahagi ng iyong buhay at sa mga taong ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos at sa mga taong iyong nakakasalamuhan. Bakit? Tandaan po natin, ang bawat araw, ang bawat ngayon ay pagkakataon na ibinibigay ng Diyos para iyong ipadama ang pagmamahal para sa iba. Ang pagmamahal hindi lamang sa sarili. Yes, tama, mahalin mo ang sarili mo. Pero huwag mong kakalimutan, yung pagmamahal sa iyong sarili ay dapat mo ring ipadama at ibigay para sa iba. Alam po ninyo, ang ganda huwag ng kapiyastahan ngayon na ating pong ipinagdiriwang in the name of St. Vincent de Paul. Si St. Vincent de Paul po, isa po siyang pari. Pero yung kanyang buong buhay bilang pari, alam po ninyo kung saan niya ibinigay, saan niya inialay, para po sa mga mahihirap, para sa mga naghihirap, at dun po sa mga unfortunate. Materially and spiritually, ibinigay niya po ang kanyang buhay para po sa mga taong iyon. Ibig sabihin, ipinadama ni San Vicente de Paul ang kanyang pagmamahal sa mga taong ito. Pero hindi ho doon natapos eh. Ang sabi po doon sa pambungad na panalangin, ang laki rin po ng kanyang itinulong sa formation ng mga pari. Kaya po meron tayong tinatawag na mga Vincentian priest. Sino nagtatag noon? Ang santong ito, ang paring ito, si San Vicente. Ibig sabihin, ipinadama rin ng paring ito ang kanyang pagmamahal para sa mga pari. Kaya mga kapatid, habang tayo ay may buhay pa at may puso pang nakakaramdam at may puso pang tumitibok, sana sa bawat araw, pagsumikapan nating ipadama ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Pagkakataon ang bawat araw para ipakita ang pagmamahal sa minamahal at sa mga taong bahagi ng iyong buhay. Ipakita mo na ngayon kasi baka bukas patay ka na. Ipakita mo na ngayon, ipadama mo na ngayon kasi baka bukas yung mga taong maaaring pagpadamahan mo o pagbigyan ng pagmamahal na ito ay wala na. Either ikaw ang mawala o ang mawala
ay ang iyong pagdadamahan o pagbibigyan ng pagmamahal. Kaya, ipadama ang pagmamahal. Padalawang bagay, mga kapatid. Mula naman po sa mabuting balita na atin pong napakinggan, ano ang sabi? Pagtanggap. Ang sino mang tumatanggap sa batang ito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Mga minamahal na mga kapatid, sa ating pong buhay, hopefully, makita natin yung kahalagahan nung malalim na pagtanggap kay Jesus. Kayo ngayon nagsisimba, naririto sa shrine ni Santo Padre Pio, ang layo pa ng pinanggalingan ng iba, hopefully yung inyong pagpunta dito is pagpapakita ng inyong pagsusumikap na sa inyong buhay, sa ating buhay, ay ating tanggapin lagi ang ating Panginoong Jesus. Kasi ang dami pong kalaban eh. Minsan ang tao tinatanggap ang kasalanan, mga bagay na ibinibigay ng mundo, tinatanggap yung kapangyarihan o kung ano-ano. Eh pagka yung mga bagay na yun eh, ang babaw ng tinatanggap, mababaw ho. At kung minsan ang akala makakatulong yung malalim nilang yung kanilang tinatanggap na yon, pero kalaunan, hindi pala. Alam natin sa ating buhay, kapag si Jesus ang tinanggap at siya ang mas pinipiling tinatanggap araw-araw, iba ho ang buhay eh. Kahit ho magkasakit, kayang tanggapin. Kahit ho may problema, hindi ho basta nasisiraan ng loob, naghahanap ng solusyon. At kahit may pinagdadaanan, pipiliting pasanin ang mga ito, daanan ang mga ito. Bakit? Kasi alam niya sa kanyang buhay, internally, tinatanggap niya ang Diyos. At ang Diyos na tinatanggap niyang ito, batid niya sa kanyang sarili na itong Diyos na ito ang tutulong at magbibigay sa kanya ng lakas. Kahit nga ho walang pera, kahit nga ho tumatanda, at kahit nga ho maraming pinagdadaanan, alam ninyo, ang tumatanggap kay Jesus ng malalim, nagiging masaya. Nakakangiti. Bakit? Kasi tinanggap niya ang dapat tanggapin. Si Jesus. Kaya, padalawang bagay, pagtanggap. At itong padalawang bagay na ito, ano yung sinasabi? Ang itinuring na pinakadakila. Nagtatalo-talo yung mga alagad. Sino ang pinakamagaling sa atin? Sino ang pinakadakila sa atin? Sabi ni Jesus, ang tumatanggap sa akin. Eh sa ating pong standard, kung minsan sinasabi natin, ay ako ang pinakadakila sa atin. Ako madaming pira. Ako ang pari dito. Ako ang nagtapos dito. Ako ang magaling dito. Ako ang sikat dito. Akala mo lang yun. Maaaring sinasabi mong ikaw ang magaling o dakila. Pero hindi pala. Ang dahilan, hindi mo tinatanggap ng malalim si Jesus. Ang tunay na dakila ay siyang tumatanggap kay Jesus. Kahit po ikaw ay hindi sikat, kahit po ikaw ay wala sa, kahit mababa o mababa ang standard sa tingin ng tao sa iyo, basta tanggapin mo si Jesus sa mata ng Diyos at sa puso ng Diyos, ikaw ang dakila. Kaya ang ganda ng isang taong merong malalim na pagtanggap kay Jesus. At mula po sa padalawang bagay na ito, dadalhin ko po kayo sa huling bagay. Isa na lamang po, patatlong bagay. Kapanig, kakampi. At ito po ang paalaala ng padalawang bahagi ng mabuting balita. Si Juan, may nakita, nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng pangalan ni Jesus. Ang sabi, ipinagbawalan. Ay sinagot siya ni Jesus, huwag mong pagbawalan yan, kapanig natin yan eh.
Kasama natin yan eh. Kakampi natin yan. Mga kapatid, ang isang tumatanggap kay Jesus, katanig ni Jesus. Hindi kalaban ni Jesus. Ang isang malalim na tumatanggap kay Jesus dahil sa siya'y kapanig kakampi ni Jesus, siya ay magpapadama ng pagmamahal araw-araw sa iba. Ibig sabihin, mga kapatid, pag ikaw ay tunay na tumatanggap kay Jesus, kakampi mo siya. At ikaw ay tunay na magpapakita, magpapadama ng pagmamahal. Ipagwala ang pagtanggap kay Jesus. Malamang kontra ka kay Jesus. Kinakalaban mo ang kanyang turo. Kinakalaban mo ang kanyang gusto. Pag ikaw ay kalaban ni Jesus at walang pagtanggap kay Jesus, malamang yan ang dahilan. Kaya hindi ka nagpapadama araw-araw ng tamang pagmamahal. Tatlong bagay, ipadama mo ang pagmamahal, pagtanggap kay Jesus, kapanig, kakampi.